Nananatiling maaliwalas ang panahon sa probinsya ng Batanes. Gayunpaman, hindi nagpapakakampante ang lokal na pamahalaan at tuloy-tuloy ang paghahanda nila sa posibleng epekto ng bagyong Betty. Si Patrick De Jesus sa sentro ng balita, live. Angelique, malakas na hangin pa lamang ang nararamdaman dito sa Batanes habang papalapit ang bagyong Betty sa probinsya. Sa pangkahalatan ay maaliwalas ang panahon dito sa Batanes, Angelique, kahit nakataas ang signal number 2. Pero hindi ito dahilan upang magpakampante ang mga residente at ang local government unit. Nagsimula na nga ng kanya-kanyang tali ng mga bubong sa kanilang tahanan ng mga residente. Tradisyon ding paghahanda ng mga ibatan ang pagkakapit ng tapangko sa mga bintana o wind shutter pangontra sa malakas na hanging maaring dalhin ng bagyo. Naka-preposition na rin ang mga relief items kung saan 6,000 food packs ang ibinabana sa mga munisipalidad. Bukod pa ang 800 relief boxes mula DSWD na naka-standby habang mayroon ding non-relief items mula sa NDRRMC. Sa ngayon naman, Angelique, wala pang malawakang preemptive evacuation na ipinatutupad sa Batanes maliban sa isang residente ng Basco na kinilangang ilikas dahil gawa sa light materials ng kanyang bahay at malapit pa sa coastal area, tapos mag-isa lamang siya. Mas maigpit din ang ginagawang paalala ngayon sa mga residente patungkol sa pag-iingat na dapat gawin kapag dumating ang bagyo. Kanina, nagsagawa ng off-plan bandilyo ang PNP kung saan bahay-bahay ang ginawang pagpapaalala. Angelique, ipinagbabawal na rin ang pagpalaot ng mga mangisda, pati na ang paglangoy sa dagat. Kanina may ilang residente ang nasita dahil pinilit maligo ng mga ito kahit mataas na ang alon. Sinuspende naman ngayong araw ni Batanes Governor Marilu Caico ang klase sa lahat ng antas ng paaralan sa probinsya. Suspendido rin ang trabaho sa mga government offices maliban sa mga kinakailangang patuloy na magserbisyo ngayong may kalamidad. Angelique, may ilang turista rin ang stranded dito sa Batanes dahil sa mga kanseladong flights punsod ng inaasahang masamang panahon. Pero handa namang tumulong ang LGU dito sa mga turista na ito kung sakaling maapektuhan din sila ng bagyo. At kayon nga, Angelique, siguro makikita naman natin, nandito tayo sa Bayang Rolling Hills, isa sa mga tourist destination dito sa Basco, Batanes. Dito nga, malakas na rin yung hangin na ating nararamdaman. Angelique? Yes, mga anong oras kaya dadaan yung at least yung pinakamalakas na epekto ng bagyo dyan sa Batanes? Angelique, kung pagbabasehan natin yung forecast track ng PAGASA, bukas pa inaasahang mas malapit dito sa probinsya ng Batanes ang bagyong Betty. Pero habang mas papalapit pa lamang ito nga, Angelique, nararamdaman na rin natin yung kahit papaano yung epekto nito. At ito nga, yung malakas na hangin. Pero so far, sa pangkalahatan ngayong araw, maaliwalas naman yung panahon at hindi nag-uulan dito sa probinsya. Angelique. Okay, mag-ingat kayo dyan, Patrick. Maraming salamat, Patrick Jesus.